mas men's kaya ang pwedeng gawin ng Onyx rito? I think this time, mas mataas ang priority ni Harith. Because again, it feels like he is the number one gold laner at the current patch. Dahil na, magic siya, magic dealer. Very good again in this patch kasi overall magic defense is lower in the current patch. And yung laning phase ay napakaganda talaga para sa kanya. Pero Onyx, Philippines this time around, they still go for the Fredrin. Ninakaw nila mula sa Minana Evos. But Minana Evos, on the other hand, they can actually get the Harith on their side. And that is what they do alongside maybe the Val or the Vex for Haze. Wala yung Arlott, by the way. Tingin ko gagawin ng Onyx dito na adjustment, ano na lang eh, keep it simple na lang ulit eh, ilalaban na lang ng... Piling ko kasi may expiry lineup nila kanina. Yung Fovius. Oo, may expiry. May kabitinan talaga. Yung early game damage eh, parang hirap itapat nun eh. Tapos what more pag nasa late game pa, di ba? So, ngayon, at least meron silang Fredrin. Merong magpa-frontline. Pero Harith kasi ito eh, di ba? Umulit eh. Sada ko sa Harith Vex. Tama si Midnight. Mas madali. Wala yung Arlott dito ng Onyx, so wala yung Aluwi Arlott. But carry, they will try to deface the Harith with the carry, by the way. That's a losing matchup. Pero hawak kasi ni Kelra. Hawak ni Kelra. Ayun na, sinasabi na. Baka nandun yung comfort dito ng Onyx Philippines. Speaking about comfort, Aluwi for Super Friends. Ayun na. Isa lang ang makakalusot dito kasi wala nga naman itong Arlott. Pero again, mataas pa rin ang win rate nila pagdating dito sa isang Luyi. Sobrang masterful ni Super Prince sa Luyi. Kung siguro magra-rank ka ng best Luyi player right now, siya yun eh. Siya yung, ang hirap din kontrolin niya na yung teleport pag nag-zoom out. Ang hirap kontrolin yan, ang bilis nung mapa mo niyan. At sa kanya parang laging pixel perfect yung mga diversion. Minana Evos, pero sila kumunang jungler dito. They could go for the Akai or the Baxia. Kazen, pero may Martis din naman. Jungle role, pero they do go for the Baxia. Ganda rin kasi nung Baxia dito, anti-burst. Pwede niyang gamitin yung Tortoise Poison si Feverman mag-lockdown dito yung Onyx na target. I really like this Kaja ban. Protektadong-protektado dito yung Harith. I think Kaja and Franco, ito lang yung mga magagandang heroes ngayon versus the Harith. Kasi alam naman na Harith eh, nagpo-purify. Napakahirap hulihin yung mga Cho, yung mga Kufra, mga Grok. May purify din kasing sagot. And usually, yung mga heroes na ganito, gustong-gusto mong sagutin ng suppress. So I think Kaja and I think Franco pwede rin i-ban. Unless willing silang palusutin to. Grabe. Sorry, Midnight ha. Kita namin yung mga supporters ni Kazen eh. Hindi makakalusot yun. Ang bagong crush ng bayan. Kazen. Ladies and gentlemen. K to the Zen eh, no? Galing meme. Grabe. Tama nga naman eh. Alam mo kung ako rin kasi yung Minana, parang gusto ko, protect the gold as much as possible. Kasi doon tayo, tsaka tama ka, di ba? Losing matchup yung carry eh. So dapat, alam mo na yon, protectan mo pa ng todo. Sabi ng Onyx Philippines, wala yung meron tayong body of Smith, tanggalin natin yung the body suffers. Baka mamaya mamatay yung body eh. Oo nga eh. Baka masaktan kasi yung body Pwede kasi sila mag-Teresa na fourth pick eh. Ibibigay na lang ba? Kaso baka kunin actually. Pwedeng kunin yung Teresa eh. Ni Kirk, no? Wala na kasi yung Yuzong. I think Teresa or Edith sounds nice for Minana Evos. Kasi ang kinaginda ng Edith, pwede mong setan yung carry kapag pinalagang kanya. Parang kung ikaw yung Edith, parang, sige, papalagan na kita. Kala mo hindi? Oo, laban yan eh. Mag-primal rat yun eh. Yung Teresa naman, ang kinaganda nun, even though counter si carry kay Teresa, yung early game jump kasi, yun yung maganda rito. Pero ayun na yung Grok. Ako po, ang madaya dito, flex to, pwedeng XP, pwedeng roam. Wow, iba to ha. Additional setup para sa kupunan ng Minana Evos. At saka parang ang bilis ng lineup ng Minana dito. Nakita kasi nila may diversion. E di, kumuha tayo ng mga hero na mabibilis. Yeah. Andyan yung Baxia Shield Unity, andyan yung Grok na may additional movement speed, di ba? May counter set sila doon sa diversion. Yeah. So if ever makita ng mag-group up dito yung Onyx, nandun yung Wild Charge potential. And do take note, isa si Grok sa mga na-change armor patch. Yeah. Mas mataas yung scaling ng kanyang armor. And by the way, Masha, kaka-buff lang sa kanya niya. Even though some would say na-nerf, ako personally medyo buff yung nakuha ni Masha. Mabalik tayo sa Grok. May kumagawa nito sa RG, nakita ko before. Di ba mataas armor ni Grok ngayon? Nag-physical damage. Tapos ano? Wow. Kasi nadadagdagan din yung armor niya from physical item. So masakit yung close line. Close line from ano. Para kang nag-BOD. Nag-grab Hepta, ganun, Malefic. Napakasakit. Sabi nga ng isang idol natin na English caster. Sabi, English. Oh, English caster. Dinonggo. Pag dinonggo ka, masakit. Sakit yon. Sakit yon.
Dongkol kasi yung tawag doon sa ulti. Dong na dong eh. Shoutout kay Dong, shoutout kay Naisu. Kay Big Dong. Si Big Dong. Andiyan siya sa English desk. Pero ngayon, final pick para sa Minana Evos. Lorino, salang oh. Healing galing, tingin ko dito, healing galing to. Quick damage to, quick damage. Hi! Ganda ng Ruby. Uy, Grok ano nga, Grok XP ata to, Papsi. Yeah, Grok XP. Or ano, Quick... Hindi, Kirk, ano? Hindi. Kirk Ruby. Kirk Ruby. Ayo, oh, parang gusto nila mas laging kasama parang itong Grok na ito. Parang mas bet ko yung ano, mas bet ko yung Grok XP. Pero kasi perk si iba na yan eh. Yung Grok XP, if ever ma- eh, sa bagay, Terizla rin kasi. Gusto ko lang sabihin na kalaban ni Perks ngayon ang dati niyang team. Tama ba? Magka pareha silang role dati. Oo nga. Di ba? Alin? Hindi, nag-RSGC yan eh. Si Perks nag-RSGC. I mean, si Perks, di ba Onyx siya? Last season. Last season. Oo, tapos switching sila. Oo nga, sabi ko nga sila, magka-roll nga sila. Oo nga. Ay, oo nga. Ito na. Tama yung history mo. Tatlo room nila. Tatlo yung room nila. Oo, sila Rapidot pala yun. Anyway, ito na, magsisimula na ang game number 2. Kailangan na kailangan makuha ng Minana ito para ma-secure nila yung spot sa playoffs. And ang Onyx naman ay para makasecure ng posisyon doon sa play-in. Gusto ko yung Grok pick eh para sa Minana Cup, especially against the Louie. Kasi pag yung passive ng Grok, hindi ka mababacume eh. Yung Louie, syempre gusto mo bato ka ng bato. Pero kapag yung Grok kulumose line, okay lang. Sige, saluin mo lahat ng first kill ng Louie. Magpapakunat ka nga lang. May damage pa rin. So, meaning, willing yung Minana dito, sagutin si Super Prince. The best Louie player in town. Nag-ready yung Minana dito sa pick na to. Well, pinalusot naman nila eh. Di ba, pinag-usapan natin sa drafting stage. Ang tinanggal lang nila yung Arlott. So, I think, Minana Evos really did come prepared into the series na alam nilang at some point mapipick yung Louie. Now, looking at the emblem seer, naka-common emblem pa rin naman yung Grok. Very typical pa rin. Pero ang curious kasi dito is, mag-physical damage ba si Perks Diva? Kasi nabanggit mo nga kanina, di ba? May additional shield. Okay. May additional kakunatan. Pero si Escalera hindi sumusuko. Retri! Okay, Escalera. Nang sasay ko lang. Ulit ganda po. Ganda ng skin. Ang ganda ng skin. Alam namin kung ilang daya siya. Escalera, sana all. Pero ayan, okay. Oh, hinabol. Hinabol. Si Mr. Escalera, okay, one layer na lang ang kanyang HP. Binabato ng maitim na gulong. Si Nine Stepan, pero si King Kong, iguguluhin din ni Perks. Ang kulit ng lineup ng Minana. Alam mo, ito yung OG, Nani. Ito yung OG na nanggugulo sa mga jungle buff. Oo nga, no, guluhan. Bago pa yan sila masya, may crack na. Uy, nakuha. Malaki. Anakaw ba yung ano, Kramer? Nakuha naman ni Kevin Malin. Medyo swerte-swerte nga lang itong mga to kasi hindi mga assassins ang heroes sila. So pwede siya may pagsabayan. Flicker out para kay Super Prince. Second skill, Super Prince. Susubok siya dito mag-vacuum. Okay, walang proc nung si Ying Yang Seal as Minana. Ganda nung biglang rotation na yan, ha? Nabigla yung Onyx. Magandang panggulat. Pero again, may mga pagposisyon na ginagawa dito magkabilang kumunan doon sa Turtle. Pero parang gusto nila munang kumuha. Hindi, harama na agad. Escalera at itong si Kazel. 7K yung buhay ng Turtle. This is the Escalera matcha special. Yung nakapag-comeback sila. I remember that game. Kaya rin siya talagang nakomend ng kanyang teammates. Gulo. Sa tapang niya. Tatapangan niya ngayon. Si Perks, Escalera, level 3, okay. Susubong kanila ito, knockouts coming in. Habang si Doming, nandang si Kating ang Zaman Force. First Blood, pumupunta kay Yele Hedwig na EG Boy. Super Prince, magbabato, walang mangyayari. Minana ang makakuha ng unang kill. Bilis ang responde na ginagawa dito ng Minana Evil sa Doming. Hindi muna siya nag-clear, sumama muna siya doon para makapag-deal ng additional damage. Pero may mga ginagawa dito ang Onyx Philippines na sabihin natin na nagiging maganda para mapigilan yung maagang pagbulusok ng Minana. Grabe yung ginagawa ng panggugulo ni, ano, ni Perks. Kay, kay King Kong, hindi magamit ng Onyx dito yung jungler nila. Sinabi natin kanina ito, ni-utilize yung jungler dito ng Onyx para maging online yung duo mid. Para essentially maging trio mid for Onyx Philippines. But Perks alone, Perks Siva alone is disrupting the early game flow of Onyx Philippines. Yeah, nararamdaman na ng Onyx Philippines yung early game na yon. Pwede nilang pahupain. Mag-usap sila dito na, sige, okay lang, ibigay muna natin lahat yan. Antayin natin yung mid game kasi meron naman tayong kera. Sasakit din naman si Super Prince. Uh-oh. Pero ang kailangan gawin ng Minana, i-close yung gap. Pero may gagawin ata din dito ang Onyx Philippines, ha? Dash in red 3 para kay Haze, pero makakawala si Haze dito. Haze, bato lang muna ng mga espada habang walang mangyayari. Nag-attempt ang Onyx.
Pero alam na to ngayon na Minana, may mga na-burn ba? Na-burn lang naman yung... dalawang retry. Retribution, pero... Ano na to eh? Classic moves to sa mga jungler. Yung kapag 40 seconds, paspawn yung turtle, tumadalo sila sa mid. Retry nila yung mga mage para lang ma-force at yung mga flicker, yung mga purify. But the thing is, both mages were ready at the same time. And si King Kong, hindi rin naman ganun kadali i-go at that time dahil wala rin naman yung Vexana. Pero look at the invades. Grabe naman to! Come down, Minana, Evos, alam nila, distracted yung Fredrin. Ay. Supra ka naman, Kuya Perk! Oh, walang retry. Okay, Perk si Ibama. Wild charge out! Pina-retry niya lang si King Kong! Wow! Grabe si Perk si Iba dito, pero may diversion bang gagawin? Hindi, binait lang. Okay, ang tanong dito, gagamitin ba ng Onyx ang lahat para makuha yung turtle na to? Alam ni Kaizen to at si Kaizen. Alam naman, bagong crush ng bayan, pare. Alam niyang walang retribution. No retry yung kalaban. Matik sa atin ang turtle. Grabe, purple pa. Papa-retry nila ulit. No. Malano, malapasin the furious ang galawan dito. Sa bagay, family. Okay, tutuloy to ng Minana. Pero may magagawin mga backing super prints. Ito na naman. Gem special. Pero yun yung counter ko ni Elise from the backline. Super prints, pumabot ka ng first kill. Vacuum in. Kaysen, mamanatan. King Kong, happy birthday slash. Yun, yung unang kill na magagawa ng Onyx. Sabay, meron pa palang namatay sa bottom side. Onyx ang nakabawi ngayon. Grabe yung pagbate. HBD. Pero napa-OMG doon ang Minana Evos. Dalawa namatay sa kanila. Again, bumababa na paunti-unti yung gold lead ng Minana in Onyx Philippines. Nahahanap na nila yung timpla coming in to the 6-minute, almost 6-minute mark ng ating game. Nakapasag na rin sa ibaba. Grabe, palitan ng retry. Oo nga. Yung nangyayari dito, kuhaan lang ng farm. Bilangan ng retry, no? Nag-retry na. Ganun yung mga call eh. Pero malaking bagay sa Golden na nakadampot ng free solo kill dito si Doming. Actually, 2v1 yung laban na yun. Napatay niya si Kelra. Although, in favor pa rin yun for Onyx kasi napatay nila yung Harit and napabagsak nila yung tower dito ng gold lane for Minana Evos. No, mas masikip na yung dadaanan dito and mas magiging maingat na si Doming pagdating nito. Pero ito na naman si Perks. Ayaw tantanan. Parang Mike Enriquez. Ayaw tantanan. Retry na gamit. Call na naman si Perks. Na-retry na. Oo, ganun lang eh. Kaso sabi ni Kaizen Tol, walang jungle tol. Wala eh. Ito, may ano, numero. May numero. Kita nila yan. Okay. Tatambay huli yata si Perks dito eh. Pipilit niyang sumilip. Narito si King Kong. Tatambayan nila yung purple. Hindi, alam nila hindi aabot sa 30 pag nag-purple pa. Nga, no? 8 seconds. Yun lang yung mission ni Perks, no? Grabe si Perks. Grabe, Perks is on a mission. Giving the vision. Kapag may vision, may mission talaga. At hinahayaan niya lang si King Kong na... Teka lang, kumbaga pinabati niya natin ng happy birthday. Tignan natin. Bursted ngayon yung turtle. Ito na tayo version. Ito na, Onyx Vault In. Ay. Pero walang naging kalaban dun ang sa Vault In. Wala, iniwanan kagad. Napa-outplay doon. Nakita natin yung handcam from Infinix. Outplay the rest talaga. No? Naiwasan ng Minana yung attempt dito ng Onyx Philippines. So ngayon, nasa 7-minute mark tayo. Nakita nila eh, tumutunog kasi yung intro noon bago mag-Vault In eh. So narinig nila, oy, teka lang. Panitunog. Nag-Vault In. Sabi, teka lang, out. Magbo-Vault In na naman. Nakailang panalo na yung Onyx sa ganyan eh. Nirespeto nila, pare. Kaso, ang narinig yung Onyx, pagtapos sila mag-Vault In. Teka lang. Onyx Vault In dun pala sa taas. Hindi narinig yung intro dito. Wala to si Haze. At yun yung sapak ni Escalera. Lumalaban na lang ngayon. Ang Onyx, ipi-force pa rin ba nila to? Pero lima pa rin. Ay, actually, apat ang may iwan sa side ng Minana. Itutuloy nila, Gem. Wala to, masusunog pa. Hindi. Onyx Vault In ang nangyari. Nakakuha sila ng isa. Itutuloy pa rin ba nila to? Doon naging successful kahit papano. Nakapitas ng isa ang Super Family. At least, Doming! Wait. Hindi pa sila tapos dito. May diversion. Sa kamila! O pinaplano sa gitna. Oh, grabe naman to. Only diversion. Only TP! Ibang klase ang Onyx Philippines dito. Kinakapitalis sila. Ang baba rin lang kasi ng cooldown yan. What? Gamitin natin ang gamitin yan. Oh, no? What if non-stop? Iba talaga si Super Prince, pare. Ay! Para siyang Doctor Strange eh. Kung may Doctor Strange, may Doctor Prince. The Doctor Prince. Ang tindi, ang daming teleport. The Doctor is in. Ang daming teleport kung saan-saan nababaliw yung Minana. Saan ba tayo pupunta? Yun yung ano eh, yun yung parang ginagawa ng Onyx Philippines dito. Samantalahin natin yung pagkakataon. Okay, nanggugulo sila. Sige, punta tayo dun sa lane na hindi magugulo ni Perks. And ibang klase kasi talaga yung ginagawa ng Minana Evos dito. Haze doing a great job. Napigilan din yung mga attempt ng Onyx Philippines dito. Tungkol sa kanyang deadly grass, even yung pag-counter-engage ng Eternal Guard niya. So ngayon, ilang segundo para sa Lord.
hawak pa rin ng Minana ang kalamangan, pero hindi pa imposible ito para sa Onyx. Puntahin muna. Hinga Puntahin. Muna. Hinga. Kanina, grabe yung labang kanina. 2 minutes eh. Oh, 2 minutes yung bakbak. Kala mo anime battle eh. Ang makokomment mo sa Minana dito, nakaready sila lagi doon sa portal. Napanood nila eh. Nakailang palabas kasi yun eh. Pero grabe kasi yung ano eh. 6 episodes yung laban nila. Onyx Bolt in! Isa lang pala. Ulo lang yung pinadala. Ulo lang. Si Escalera lang ang pinadala. Siya ba yung ulo? Siya yung captain eh. Tama. Mahaba buhok eh. Kaizen, babanatan. Okay, Don para kay King Kong. Conceal. Escalera. Escalera, gigile. Level 8. Okay, babanatan si Doming dito. Doming, my person gumamit ng summon force. Escalera dito. Magkakot out siya. At ayun. Ay, nako. Masakit nga talaga yung harit. 4B5 situation. Haharap ngayon si BD Boy, King Kong, Super Prince. Okay, kumukuha lang ng mga vacuum. Let's see. Kulang na isa dito ang Onyx Philippines. Pwede samantalahin ng Minana Evos. Pero sabi ng Onyx Philippines, antayin natin kung sandali. Sa likod. Sa likod pala. Si okay, Doming, papasok din. Nakaharap si Doming ngayon. Kalma. Kalma. Kumakalma lang, kumakalma lang. Nag-aantayan lang ng outplayan dito mula sa Infinix. Ay, grabe pala pumindot eh. Si Kaisen ba yun? Si Kaisen. Ang bagong crush ng bayan. Grabe pumindot. Pero Minana, Evos, eto na eh. May Lord Dance eh. Pinaikli lang yung range ng Lord. Pero may Lord Dance pa rin. Galit na si King Kong. Oh, maawi na ng ano, maawi na ng Kimpi. Sabi niya, teka lang ha, kanina binabalyo nyo ako sa mga invade nyo eh. Ang kulit na Escalera dito, napagtingin yung turn naman. Doming! Okay, sino ngayon makuha? Si Gem ay bulado ngayon. Tignan natin, mawala si Gem. Grabe naman! Doming Nation! Paul Doming with the damage output! Sino makuha na charge! Bulado ngayon si King Kong. Wala si King Kong. Wixima with a kill! At ngayon si Kaisen. Bam! Makuha ng Lord! Doming initiating everything! Sa Bayele Age, nakita namin lahat yun. Okay lang! Another satisfied client! Minana Evos with the lead! Doming! Tuloy pa rin pala! Ngayon ko lang nakita. Chrono Dash into Blinker. Pwede pala yun. Oh my gosh. Hindi naman niya kailangan Blinker. Pero sabi niya, para lang pokey. Sayang kasi freestyle naman. Lang. Freestyle Harit with the Doming. Ano ba tawag kay Doming? Basta siya na yun. Ikaw na yun. Grabe, Blinker pa. Blinker pa kanan. May swag pang ginawa. Doming swag. Pwedeng pa diretso pero kinanan niya. Doming swag is real. Imbis na pa ganun. Pa ganun. Siya nagsimula ng lahat ng yun eh. Oh my gosh. By the way, yung ginawa niya kanina, yung backline na engage, medyo nalito yung Onyx. Parang, guys, anong gagawin natin dito sa Harit, sa si King Kong? Parang, guys, may Lord din. Ang daming plays na ginawa ng Minana Evos sa Lord na yun. Magkakaroon tayo ng replay in just a bit. Also, yung timing ng Wild Charge mula kay Perks. Taking down that brethren. This Wild Charge coming out from Perksiva allowed Kaizen to play it safely. Ito na yung ginagawang backline assassination ni Doming na patay nila si Jim. And si Kaizen, relax lang doon sa Lord Pit. Hindi siya nagmamadaling patayin yung Lord. Exacto yung retribution timing mula sa Minana Evos. Oh, tsaka yung layering din. Sobrang ganda ngayon. Depensa para sa Super Family. So, sobra naman tong Minana. Isang linggo lang, nagpatch lang. Nagbago na lahat. Ito ata yung natutunan ni Hayes. Oo nga. Sabi ni Hayes, teka lang naman ha. Pindot gamers kasi kami nun eh. Ngayon, Perksiva Pulado. One charge. Makakil si Kelra. True damage. Pasok si King Kong. Sabi ni King Kong, eto na. It's on time to shine. Dapat para kay King Kong dito. Pinaman natin ni Kelra. Kelra, kumakalkal lang. Kelra, with the carry double kill. Ang ganda ng defense. Nakakuha pa sila ng dalawa. Pero sabi ng Minana, rumispeto tayo. Nakita natin yung damage. Mahirap magsama-sama. And Kelra, unti-unti na ring. Sumasakit gamit ang kanyang carry ngayon. Onyx Philippines, mahaba-haba pa. 60 seconds pa para sa Lord. Sapat na window pa to para sa kanila na makaahon doon sa 4.6k na lead ng Minana. Okay, may bolt in ha. Nag-ult si ano ha, si Super Prince ha. Grabe yung range ha. Ito na, ten. Oh, quiet muna. Narinig yung intro. Quiet muna. Op. Onyx Bolt-in! Pinanatan si KZ na true damage! Oh. At doon nakatikip ang Minana! Ng Onyx time! Onyx with the beautiful pick-off! Oh, pero nalaman pa rin ito! Doming! Doming! Pinabara kay Doming! Nandun naman si Escalera with a clap! Pero ngayon, sumusupak kong gameplay si Doming! Nasa kanya yung camera! Pinabaratan si Escalera! One hit si Escalera dito! Super Wings with a kill! But Escalera is down! Doming pa rin ang makakuha ng kahit pa paanong outplay! But Onyx with the beautiful two-man pick-off! Yeah! 2-for-1 ang naging exchange! Kaya lang ang problema, merong Lord another one, na kasama! Another one! Ayan na! Ipapadala na naman! Grabe! Ang bilis! Uy, pwede na labors to ha, wala pa si Kaisen. Grabe yung mga padala dito ng ano,
ng unik. Ang bilis eh, tinatawag lang eh. Alam mo naman pagpamili, talagang grabe yung bond niya eh. Tinatawag ko at nilo-lord na to. True damage out to para kay Kendra na naman. Spinning light will activate just to get the lord. Binoburst lang nila dito. Perk Siva susunod. But TK! Zen! Ang mas pogi doon sa nangyaring lord attempt. Oh my God, ang bagong crush ng bayan, Manjin. Walang plato-plato, retry lang. Partida, humawi pa yan. Retry lang, sapat na. Partida, pagka-retry niya, hinawi niya pa yung buhok niya. Dapat yung replay sa anong facecam niya eh. Hindi na sa retry, sa facecam eh. Hindi dapat handcam eh. Facecam. Facecam eh. Grabe yung minana dito. And yung timing aray din kasi. Ko. And ang ganda ng ginawa ni Perk Siva, binigay niya yung presensya niya, parang may attempt siya doon na pwede siya mag-wild charge, kaya naka-retry dito si Kaizen. Ngayon, yung Lord ay nasa may bandang itaas, at halos sabay-sabay yung flow ng minions dito, ha? Oh my God, ang sayang yung mga attempt ng Oni kung iisipin mo eh. Ooh. Attempts were made, pero hindi basta-basta nagpa-kaba yung Minana. Nako, eto na, yung Lord ay dumamba, at nabasag lang nga yung Tori doon sa itaas. Ngayon, si Kirk nasa ibaba pa rin, pinipilit niyang i-divide itong Onyx Philippines. Pero andito na yung flow ng minions, kaya alam may pinaplano silang bulbon. Sa likod, halikod. From behind, nakita nila. Kita. Oh my G. Grabe, nakita. Sabi ni Perks dito yan, promise. Okay na, humila si Kirk doon. Sububok siya. Pero grabe, ready talaga sila sa mga TP, no? Nakita nila sa base, sa loob ng base, kitang-kita yung diversion ng Onyx Philippines and hinulaan ng Minana Evos. Tama yung hula nila, actually. Oo nga. Ang hirap gawin nun, ha? Yung mga alam mo kung saan maglalan. Sabi kasi ng Minana Evos, ginawa nila ito laban sa Echo. Okay, ito, sobrang layo na nito, ha? Hindi rin kita sa base. Pero si Perks, grabe si Perks. Okay, sabi niya, ako bahala sa lahat ng bush. Okay, tingnan natin. Makakabasag yung Minana. Pero si Escalera ay... Sandwich, no, sandwich. Escalera, oh! Spear! Mula dito kay Perks. At naman sa Escalera, tumibirihin na lang. Sina Super Beat sa patang kita. Pero nakahanda ang Minana. Nakahanda sila doon sa paglikod. Grabe si Perks. Wow! Grabe, flicker boy. Split second lang, nakita nila yung Masha. Flicker, wild charge kagad. Grabe yung commitment dito ng Minana Evos. Yeah, hindi nakasampal doon eh, pero ito na nga ba. Ang hinaantay ng hukbo na huling push para sa kanilang kumunan. What a spear para kay Perks dito at gustong-gusto ng une na Minana. 3 points, tignan natin, makakil. Oh. Super Fist, Diversion Ray. Oh. Ito na ba yung antay na gustong gawin ng Onyx? Onyx, sumusubok na naman. Gem, mabubuhay pa lang. Pulado ang Minana, mapipera sa silang mag-back. Yeah. Buhay pa ang Sonic. May TV, may TV. Bought in, baba natin si Kaizen. Ikaw pala ang bagong crush. Quest, sabi ni Escalera dito. Teka lang, humarurot na naman. Si Kuya Joe, Kapitan Escalera, mag-out. Cyclone Eye, habulin siya ngayon. Hinahaze, Escalera, subok pa lang ng Clamor. Oh, flicker in. Up man, have amazing. Escalera ang babanatan. Will he the wall! The Ay, grabe, what a wall. Pero makakapag-out si Escalera. Pipesto muna ang Onyx sa my lord. Ah, masyadong mahaba ang death timer. 23 seconds para kay Kaizen. Pagkakataon ng Onyx diverse. Wala flicker si Haze. They need to defend. May dalawang wave na papasok dito sa base ng Onyx, pero walang jungler ang Minana Evos. 5:04 na, pero sabi ng Onyx, teka, check mo yung orasan mo kasi it's Onyx time. Ito na ba yung comeback na gagawin ni na Escalera and company? Knock-ups. Oh, King Kong, happy birthday retribution! Domen! Habang si Domen ngayon ang susubok ng damage output, masakit talaga. Makati talaga. Respetuhin mo yung sakit ng harit ni Domeng! Oh no, ang problema, kulang ng dalawang Onyx Philippines. Pwedeng i-run down, pwedeng i-push ng Minana dun sa gitna knowing na napakarami nilang minions na kasama. May flicker si Kirk, may flicker si Kirk, flicker! Oh! Okay, Kirk, okay. Hangin lang muna, pero pang-psycho technique. Lalaban pa rin ngayon ang Minana. Tuloy-tuloy pa rin. Inap pa to. Inap pa yung damage shot to na Minana Domeng, to finish Domeng. This. This is the Lord na binabanatan nila. Subok na naman si Escalera. Sino target? Si Domeng. Nakapag-flicker out. Ngayon, ikot para kay Kaizen. Mag-a-pull pa rin si Escalera. Bibiritin pa rin ni Kapitan. Kapitan Joe will get the kill. Si Perk Siva ngayon ang mabibiktima. Pero si Kaizen ang makakuha ng kill. 4v2, 4v2. Pa rin to sa side ng Minana. Ayaw nila magpatigil. Ayaw nilang magpapigil. Tower lock! Ayaw tower lock! Ultimate. Pero yung harit, tignan natin. Ay! Minana Evos will take the victory! Oh my goodness! What a game! What a series! Para sa Minana Evos! Wow! Look at the celebration ni Nabanoobs! Grabe! Kaizen 63! Perk 63! Yay, 63! Yay, 63! Minana
Legion game na matagal nilang inilito. Playoffs is coming! Yeah. Again, pag nakuha nila itong laban na ito, is secured na yung kanilang playoff slot. And Minana Evos, napakaganda. Three points. But I think we need to check yung playoffs. Ah. Okay. Grabe. Not yet. It's not yet. Pero I think we need to check okay. it. Okay. Pero ang ibig sabihin nito is, maraming maghahabol sa bottom side. Yeah. I mean, statement game to para sa Hukbo na kahit anong lineup ang ipakita nila, kaya nilang mag-perform. But again, props to Onyx Philippines. That was a good fight. Very experimental, pero kita natin, nandun pa rin yung disiplina, nandun pa rin yung creativity. But then again, nagkulang sila dito laban sa Minana Evos. Yeah, importante na makita natin lahat na dito. Pero syempre, props pa rin para sa Onyx Philippines. Palakpakan natin ang Super Family. Binigay nila lahat doon, lalo na sa last few moments. Akala natin mababaliktad nila. Pero pinigilan ng Minana ang oras ng Onyx. Yeah, napakaganda performance na pinakita ng dalawang kubo na ito. Pero syempre, kausapin muna natin ang Hukbo kasama ang ating host na si Mara Aquino at Hans Galeria. My goodness! They deserve this round of applause. Everybody, let's give it up for Minana Evos! Congratulations! Kay Kazen naman. Kazen! You know, just look at them, Mara. Just look at them. I am so happy for you guys. Kitang-kita kanina. A lot of them were emotional here. Dahil for the first time since season 10, nakapasok kayo. You guys are playoff secured! Congratulations! Gaano kahalaga itong moment na ito para sa inyo? I know you guys have worked so hard season after season. Finally, you have it. Sobrang halaga po talaga nung panalo namin ngayon para ma-secure po namin yung playoff spot. Kasi po, sobrang dami na rin po namin sinakripisyo. Buong team po talaga nakasakripisyo para sa MPL na to. So, all in po talaga kami. Ginagawa po namin lahat ng best namin. And inaalay po namin itong game na to para sa kapatid namin po, si Lance po. Kasi po, may pinagdadaanan po siya ngayon. So, Lance, kung nanonood ka, para sa ito. Alam mo, natutuwa ako. Kailangan ko lang sabihin. Last time na in-interview ko kayo na teary-eyed ka, I had to say, your journey ends here. But now, you've entered the playoffs. The journey just begins here. Congratulations sa inyo. Thank you po. Sarap sa pairamdam again. Congratulations, Kaze. And this time, we're now gonna be giving the floor to someone that we haven't seen in a long time. Hayes, congratulations. Previous seasons, you were a coach, you were also a player. Pero ngayon, nagbalik ka onto that desk para maglaro para sa Minana Evos. Kamusta yung pakiramdam na hindi lang kayo nanalo, pero nanalo kayo para sa playoff spot? Parang walang pressure. Parang di ako na-pressure kasi parang yung kakapasok ko lang tapos parang wala rin akong expectation sa akin kasi parang biglaan lang rin tong lineup namin kasi nagka-problem tapos yun nga, para kay Lance kasi itong game na to, yun. Para kay Lance talaga to. Tapos, yun nga, tsaka nakapag-playoffs din sa wakas. Lance, ulitin lang namin, this one's for you, brother. Sana ay nanonood ka para sa Minana Evos. Hayes, this time around, na-mention mo yung all of a sudden biglaan. What, na-miss mo ba yung paglalaro? Kasi I'm sure na it's been a long time since we've last seen you. Kamusta yung pakiramdam na maglaro ulit from being in a coaching position? Feeling ko rookie. Kasi after ilang seasons, tapos parang sa game na to, kailangan makapag-playoffs kami pag nanalo. So, yun, parang excited na may kaba rin, syempre. Pero dyan naman yung mga teammates ko. Yun, para umalalay. Sharing them up. Welcome back, Hayes. Maraming salamat. Welcome back. And what an incredible win galing sa Minana. Nakakatuwa. At eto, natutuwa ako kasi i-announce ko na ang ating MVP for Game 2, Perk Siva! My goodness! Kakabalik mo lang, MVP ka, tapos playoff secured, tinalo niyo pa yung Onyx. What are you feeling right now?
Masaya po kasi napag-playoffs na yung mga kasama ko at ano, pati ako pala. Pati ikaw! Ano rin, sa mga sa team 1 namin, lalo na kay Miles, maraming salamat sa tiwala, pati kay Boss Bad. Tsaka sa mga boss namin, ayun, manonood. Maraming mga fans dito natutuwa para sa inyo. Anong mensahe mo para sa kanila? Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa amin, guys. Tsaka sa girlfriend ko nanonood, sa family ko, at shoutout din kay Yawi kasi bago kami maglaro sa Onyx, ang dami kong tinanong sa kanya, sumasagot siya. Galingan mo dyan, Yawi. Sana ikaw na makalabang ko. Congratulations to the entire team, Banoobs. Congratulations. And you may now take your bow. And towards the playoffs, take your walk of victory. Hans, talagang it's so heartwarming right now dahil ilang season kinailangan sabihin that your journey ends here. But now their journey will continue. And for the first time since season 10, playoffs secured na sila. Kung last season, kinulang sila ng isang puntos, ngayon, baka sumobra pa and they're gonna have one more step towards that next journey, which is the play-ins. And now let's take a look at what casters have to say. Casters, pasok! Maraming salamat, Mara Hansen. Of course, sa ating winning team na Minana Evos. Grabe, perks at ang buong kuponan ng Minana. Confident na confident sila eh. Mararamdaman mo eh, di ba? Kaya pala ganoon yung intensity ng celebration nila. And I honestly speaking, I was confused kung pasok nga ba. But then again, na-check na. Playoff secured after a year. Grabe. After a year ng org na to. After 3 seasons. More than a year. More than since Esten eh. Yeah, oo nga. 3 seasons ago. Pero ang MVP natin, walang iba kundi si Perk Siva. Napakatindi nito. Napaka-agresibo na itong batang to. Grabe. Worth it yung mga tinanong niya rito kay Yawi from Aura. Dahil nakita natin yung performance na Grok simula early game hanggang mid game, pinahirapan niya yung jungler dito ng Onyx Philippines. And again, it goes against yung blueprint dito ng Onyx na ma-utilize yung kanilang jungle. Hindi nila magamit yung mechanics ni King Kong dahil kailangan nilang depensahan yung jungle dito ni Fredrin. And because of the walls, because of the power of nature, ang daming times na kailangan talaga mag-commit ng heroes dito para kay Praxiva sa early game para lang hindi ma-force yung retribution. But then again, you still have to use it para ma-scream yung mga buffs kasi you don't want to lose out on these XP na makukuha mo mula sa jungle creeps. And then again, nagkakaroon dito ng space si KZ para nakawin yung mga greens, yung mga camps ng Onyx Philippines. Even though nagkakaroon tayo ng trade, ang isa pang kinagandaan dito sa gameplay ni Praxiva is again, very similar to how Yawi does it. Very decisive. Ang taas ng commitment dito ng Minana Evos. Whenever makita nila yung Mashan, Escalera, lagi nandun yung Wild Charge. Pagdating sa Lord, it's always a Fredrin, magandang target selection. But may mga plays pa rin naman ang ginagawa dito yung Onyx Philippines na very traditional to them. Yung diversion play coming out from Super Friends, nandun pa rin yung mastery and yung creativity dito ng Onyx Philippines with those diversion na ginagawa nila. And nagugulat pa rin naman yung Minana Evos. Pero ang nakakagulat din talaga dito is yung damage output ni Harit. Na alam natin kaka-buff lang, and because of the overall magic defense ng mga heroes ay mababa, dispatch, napakasakit din talaga ni Dominic pagdating ng late game. But this is that specific moment na kita mo yung commitment dito ng Minana Evos para lang patayin si Escalera just to make sure na makaka-teamfight dito si Dominic. And without the Mashan on the side of Onyx Philippines, free hit na dito si Dominic with the Zaman Force and the Chrono Dashes that he is able to output against Onyx PH. Again, it comes down to teamfight execution and yung commitment ng Minana Evos sa kanilang mga targets. And yung pag-protect na lang din nila para kay Doming dito on the Harit. Kasi alam nila, siya yung win condition dito ng Minana Evos. As long as Doming is alive, they are gonna be able to fight against Onyx Philippines. And nakita natin yun, yung pinakamaganda example nun is yung Lord Dance na ginawa dito ng Minana Evos na pinuntahan nila yung Kari and yung Teresa sa Milikoran, Wild Charge para kay Fredrin. But after that, bumalik sila na sa kanilang blueprint na, okay, protektahan natin si Doming para hindi siya ma-thunderclap ng tatlong beses dito ni Escalera. And the protection from Kirk and Praxiva was very well executed. Napakaganda lagi nung layering ng kanilang mga spells to the point na hindi magamit ni Escalera. Even yung dalawang charges niya
with the thunderclap of the remaining HP. Nabaliwala actually yung existence ni Escalera pagdating ng late game kasi naka-focus na yung Minana Evo sa kanya. And because of the damage output of the Haric with all 6 items complete, yung Starlium Sight, Fire of Heaven, Blood Wings, Divine Glaive, and yung last item, Holy Crystal, napakasakit ng kanyang Chrono Dashes and Synchro Fission. Na madalas makikita natin na parang inaakala natin makakatakbo na yung mga targets dito ni Doming, but because na binago din yung Force Wing nung kanyang Synchro Fission ay umaabot lagi for the maximum damage kapag tumama yung first skill niya sa gitnang gitna ng target ni Harit. Napakasakit nga naman noon. Kaya ang taas ng damage na naramdaman dito ng Onyx Philippines mula kay Harit. 96,000 mula kay Doming. And Minana Evo just had overwhelming protection. Again, Prexiva taking majority of the damage dito ng Onyx Philippines. I think most of that came from Kelra and Super Prince because of the duality pops din na sinasalo lang din ni Prexiva. And even though meron naman silang Fredrin, meron silang Terizla that can engage in the front line, that can jump on Doming, the thing is, yung binabanggit ni Burrito and ni Manjin kanina, yung mga kamay ni Haze dito ay laging talagang nakakadagdag protection dito kaya Doming dahil nandun yung mga Terrify, nandun din yung Chain CC mula sa Vexana. Actually, napakadaming times dito sa game na to na nakita nating nalilayer ng Minana Evos yung kanilang crowd control upang hindi makapasok ng husto dito ang Onyx Philippines. Now, looking at the damage dealt, napakababa dito for Kelra. Hindi ito yung traditional Kelra na nakikita natin just because of the fact na, again, yung ginagawang frontline dito ni Kirk and pa rin na rin ni Prexiva and also the damage that he's dealing to is mostly on the Grok and the Baxia. Alam naman natin ang Baxia, may innate damage reduction, napakakunat niyan. And the thing is, even though kaya mang burst ni Kari, there's so much targets to go on for the side of Minana Evos. And also, one thing is for certain, ang number one target ng Onyx Philippines is yung Harit. But every single time, again, napo-foil yung plano dito ng Onyx Philippines because of the way that Minana Evos team fights. And to the point na hindi na nagmamatter dito yung engage na ginagawa nila Gem, they had to do a lot of creative plays with the diversion. But again, nakita natin kanina, nagkaroon ng solusyon dito ang Minana Evos, which is yung commitment ni Prexiva on the Grok to use every wild shot that he has to protect Doming. And that sealed the victory here for Minana Evos. Yeah, makakarap.